What a wonderful world. Welcome back to my channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung aking naging experience sa pagpapa-surgery ng aking right eye. Ayan, so nabanggit ko na siya sa aking previous vlog. Kung hindi nyo pa siya napapanood, ilalagay ko na lang po yung kanyang link down in the description box. Before tayo mag-proceed sa ating video, kung di ka pa nakasubscribe, please do subscribe sa aking YouTube channel, Lanz PurpleGoddess, and ring the notification bell na din for more updated vlogs. So, okay, let's begin. So, ayun guys, i-share ko sa inyo kung paano yung naging journey ko sa pagpapalis ng aking bukol sa mata. So, nag-start pala siya guys, noong year 2020. Ayan, napansin ko siya, sobrang liit pa niya. Napansin ko na siya noon, ang sabi nung iba, after hayaan na lang daw, kasi parang ano lang daw, kuliti or stay. Stay ba yun? Ayun, so hayaan ko lang daw kasi maalis naman ng ilang days or after ng ilang weeks. So hinayaan ko lang siya hanggang sa umabot ng almost 2 years na guys. Ayun, so napapansin ko minsan lumalaki siya, tapos minsan lumiliit. Ginawa ko din yung hot compress kasi pinanood ko din yung vlog ni Dr. Willie Ong. Ayun, ang sinabi doon is mag hot compress lang daw. Pero wala pa rin. Tapos nakaka-bother na din sa ano, 'di ba, sa mga videos kung makikita niyo yung mga ano. So nakapag-decide ako nung ano lately, nung October 29 ata 'yon. Ayun. Nakapag-decide ako na ipaalis na siya. So biglaan lang siya, guys. Biglaan lang. Parang naalala ko lang na ipaalis na that day. Tapos tinext ko yung secretary nung ano, nung eye doctor doon sa isang hospital dito. Ayan, tapos sabi naman is nandun pa si doc and habulin ko na lang. So ayun, nagmamadali kaming pumunta doon sa hospital para makahabol ako. So ano pala siya guys, tinatawag pala siyang chalazion or chalazion. Ayan, i-flash ko na lang po sa screen yung meaning nung ano, nung bukol ko sa mata. I-share ko na lang guys yung naging experience ko tas yung pagpunta ko dun sa hospital. Ayan, so please watch guys. Nakakakaba. Hi guys. So, 1 hour na nakalipas after ng aking surgery, ng aking eye surgery. Bale, ano, pinaalis ko na yung ano, parang maliit na bukol sa talukap ng aking right eye. Ayan, so pinaalis ko siya kanina. And yung feeling ko ngayon is ano, mabigat, parang mabigat sa pakiramdam dito sa right side ng aking face. Tsaka medyo masakit yung aking ulo. Siguro dahil wala na yung ano, yung epekto ng anesthesia, kaya ganun siguro. Ayan, so binigyan ako ni doc ng ilang medicines para i-take ko ng ilang days. Tsaka pabalik ako doon. Siguro next week ata yung sinabi ni doc for follow-up check-up. Ayan, so mabilis lang naman yung procedure and syempre walang sakit kasi meron ng ano, anesthesia. Ayan, so yun lang guys. Kailan mo sa panat ni mo? Thank you.
date ng aking pina-surgery. It's my second day mula nung pina-surgery ko siya. Ayan yung kanyang condition ngayon. Medyo ano pa siya, namamaga. Tapos dito sa area dito, parang ano pa siya. Medyo makapal sa feeling. Ayan. Medyo namamaga pa. Pero mas okay naman na unlike kahapon or kagabi nung inalis ko yung gasa, halos hindi ko siya maimulat kasi ang tawag dito, yung mga namuong ano, dugo nandiyan sa mga ano sa mga lashes ko. So ngayon medyo okay naman na, and naka-ready pala yung itong aking gasa kasi sabi ng nurse, in-advise niya sa akin na pag every time na lalabas ako, kailangan kong mag takpan yung aking mata para hindi siya mapasukan ng alikabok or buhangin. Ayan, para hindi siya ma-irritate. So, ayan guys. Ayan yung kanyang update para sa aking second day. Gising ko lang talaga ngayon. So, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ito yung ano, yung pina-surgery ko na mata. Ayan. Ayan yung itsura niya ngayon. Hindi na siya masakit, guys. Ayan, no. Nahawakan ko na ano-ano ko na siya. Ayan. Pero meron lang mga konting pasa dyan sa eyelid ko. Pero so far, okay naman na siya. Ayan. Tapos ito pala, guys, yung bigay ni hubby. Pinagawan ako ng bagong salamin kasi palagi kong nireklamo sa kanya palaging masakit yung ulo ko. Ayan, so pinagawan na niya ako. Ayan, purple lahat. Ayan, itong frame niya, purple lahat yan. So, actually, nung sinukat ko siya dun sa mall, parang hindi ko siya anong gusto. Pero ngayon, bet na bet ko na siya. Ayan, maganda pala. Ayan, so, and then, mamaya pala guys, pupunta ako sa aking doctor for follow-up check-up ng aking mata. Ayan, so far, okay naman. Nabilis naman lahat ng ano, nabilis naman yung recovery ko. Ayan, so, yun lang guys, pinakita ko lang yung itsura ng aking mata pag bagong gising. Ayan lang. Hi guys, update. Exactly 1 week ngayon mula nung pina-surgery ko yung aking mata. Ayan, pinaalis ko yung bukol. So ito yung itsura niya, guys. Ayan. Parang wala na. Ayan. Tapos hindi na din siya masakit. Ayan, nahawak-hawakan ko na siya. Ayan. So all goods na, guys. So ayun guys, yun yung naging experience ko and naging recovery ng aking mata. So ito na siya ngayon, guys, yung itsura niya. Yan. So, wala na siyang bukol, guys. So, sobrang saya ko kasi ganun lang pala kadali na alisin siya. Parang wala pang ano, less than 5 minutes lang ata yun, naalis na kaagad. So, and then yung recovery ko is parang wala pa atang 1 week. Naging okay na siya kaagad. So, super happy ako and ngayon, nakakaano na ako. Parang may confidence na akong mag-vlog ulit. Ayan, kasi wala na yung malaking bukol dito sa aking kanang mata. Thankful ako and yun, nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipaalis na. So, ayan guys, yung aking mata na ngayon. So, super happy ako and yun lang guys, I hope nagkaroon kayo ng idea. Or sa mga, mayroong mga ganun din na condition, at least nakapag-share ako ng aking experience sa inyo, and magkaroon na din kayo ng lakas ng loob na ipaalis. So, ayun guys, yun lang po, and please, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Again, it's Lanz PurpleGoddess, and thank you so much sa mga nakasubscribe na.
please ring na din yung ating notification bell down below for more updated videos. So, yun lang guys. Thank you so much again for watching my video and see you again next time. Bye! Yeah.